Hi people! It's already April 6, 2021. Talagang hindi ko po matapos-tapos yung recording last night. But anyway po, I wanna continue about the topic pa rin po, no? About being transient in a city or municipality because you do not actually belong to that place and you don't own any, you know, real property, no, land or whatever. So sinabi ko po sa inyo na actually hindi lang po pala dalawang pamilya yung nakita kong ganun. Meron din pong isang pamilya na ang alam ko, isa ring ang dami na pong arrears, no, sa uncle kong si Father Mariano Martires. Meron kasi silang lupa dyan. Isang eskinita po going to Jacob Street, no? So meron sila dyan matagal ng panahong lupa at merong building, no, na pinaparentahan. Ito po ay nagsasabi na taga Bulacan daw sila, no, mag-asawa ng tatlo yata yung anak at bonggang-bonggo nakakapagnegosyo po, no? Pinagsisiraan po si Father Mariano Martires sa akin mga kung ano-ano mga kwento. Pagkatas pare, similar po din ang ginagawa. So tatlo na pong pamilya yan, no? Bungangera pa naman. May kainan po dyan. Pagkatapos sinabi sa akin ng isang tindera na mago 1 year na yatang walang bayad. At napag-alamanan ko po na nag-uusap-usap ito sa kaitong Bardiola family. Plus, yung din nagbibiktima po kila Villegas, yun din po, nandyan. Kasi yung mga katanungan guys, napakasimple. Nasa barangay ka, bakit ka nag-iisip na mag-lie? Tsaka as if, hindi yan malalaman ng tao yung totoo. Diba, sasabihin mo, matagal ka na dyan sa tinitirhan mo, apartment yan. Tapos sasabihin mo sa'yo yan, apartment yan. Sasabihin mo yan, ang permanent address mo, apartment na yan. Diba? Tapos ang medyo nakakahindik lang po dyan, no? Mapapaghalata natin. It's quite obvious na wala talaga tayong precautionary measures, no? Wala tayong safety nets when it comes to, you know,